Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito naman po kay Senator Aimee Marcos na kumontra na naman sa hakbang ni PBBM na palakasin ang pangangasiwa sa mga karagatan ng bansa. Not just West Philippine Sea. Ito kasing bagong tinatagpo na Maritime Council. Actually, meron na tayong existing nito. Bali, ito po ay pag-repeal doon sa dating batas. At ito na inilabas ni PBBM, yung Executive Order number 57, Series of 2024, na tinututulan ni Senator Aimee Marcos. Ito sabi niya rito, emotion rather than reason has prevailed in our maritime conflict with China and is leading us down a dangerous path that will cost us more than just the Filipino pride. Alam nyo, tingin ko sa pagpapasa ilalim sa China, yung pagsang-ayon na lang natin sa kanilang kagustuhan, wag lang tayong girahin. Diba? Kasi nung narrative nila, magkakagira, gigirahin tayo, galit ang China, dahil pinaglalaban natin yung ating karapatan. Eh, palagay ko ho, pagka ganun, wala na tayo talaga ano, wala na talaga tayong pride. Isang nakakahiyang lahi na tayo. 'Di ba? Kasi sabi niya, our country's defense posture is far from self-reliant. O totoo naman, mahina pa talaga ang Pilipinas. And the urge to retaliate soonest is about to pay the price of foreign interference. Okay, so ito na yung narrative na dahil sa mga Amerikano na nakikialam, naghahasik ng kaguluhan, eh, mabigat ang ating magiging kabayaran, lalo na hindi pa natin kayang depensahan ang ating sarili. So yung Section 7 na tinututulan niya dyan sa Executive Order 57, sabi niya, it welcomes daw many Trojan horse of foreign interference through donations, contributions, grants, bequests, or gifts from domestic and foreign sources that the National Maritime Center has been authorized to accept. Okay. Well, alam niyo ho, ito pong Section 7 ng Maritime Council, nung EO 57 na yan, Section 7 yan, eh, ang purpose naman nito is to facilitate the aids coming from our allies, yung mga kumakampi sa atin. Okay? And then, para naman po kay Senator Aimee Marcos, ito po ay Trojan horses. Ibig sabihin, pag sinabi po nating Trojan horses, ang ibig sabihin niyan ay isang kaaway. Yung kasi storya niyan, 'di ba? Isang kabayo na ipinasok. Hindi kasi nila kayanin yung lungsod pasukin dahil highly fortified at effective yung depensa nila. 'Di ba? Kailangan nila pumunta pa sa dagat, yung mga barko nila. So, tatalo sila palagi. So, nakaisip sila ng paraan. Peace offering nila, isang dambuhalang kabayo na ang laman po ay yung mga finest soldiers nila. So, ito namang kalaban nila, nakita na nag-alisan itong mga nakasakay sa barko na lumulusob sa kanila. Laging talo. Pero may naiwang malaking kabayong maganda. Kinuha nila at ipinasok nila sa kanilang lungsod sa gitna. So, tuwan-tuwa sila. Kinagabihan, gabing-gabi na, kahimbingan ng tulog, naglabasan po yung mga sundalo sa loob ng higanteng kabayo. Tapos, pinagpapatay sila, natalo, nagiba yung lungsod na yan. So, tingin ko naman, hindi naman ito akma para tawagin na Trojan horse. Kasi hindi ganun. Ang fear dito, I don't know kung nalilito lang sa Senator Aimee Marcos, pero ang fear niya rito ay itong mga nagbibigay sa atin ng tulong ay gagamitin ito para tayo diktahan ng diktahan kasi bauna tayo sa utang na loob. Katulad na lamang po nitong Japan. Diba? Ang Japan, dati nang tumutulong sa atin yan, nag-o-offer yan sa atin ng, lagi naman yan eh, yung mga development, yung mga loans ganun, yung mga official development, yung ODA, di ba? So yun naman yung mga naka-focus yun sa infrastructure projects at saka sa ibang pang mga socio-economic development.
Now, pero sa ngayon, ang focus naman po ng Japan, ng tulong nila, ay related naman na po sa security. Abay, bakit naman? Diba? Kasi kailangan din naman ng Japan ng proteksyon ng kaalyado. Lalo't ang China. China kasi yung nagbabanta ng kaguluhan. Lulusubin nila ang Taiwan. Ang gusto naman nito ni na Amy, wala tayong pakialam sa Taiwan. Ang tanong, hindi ba tayo madadamay doon? Lalo na ang Amerika, hindi natin kayang pigilan. Kung kaya lang sana nating pigilan ng Amerika, napakadali eh. Na, oh, huwag kayong makikialam dyan kasi madadamay kami. Naku, noon kang pakinggan tayo ng Amerika. Di ba? Oh. So, since hindi natin kayang pigilan ng Amerika dyan, dahil yung interest din nilang nakasalalay, at ang defense treaty nila with Taiwan, ay may automaticity provision. Hindi katulad ng Pilipinas, we can only avail. So, hindi po automatic kung mataas ang pride ng presidente at ng ating kongreso, taas ang pride, feeling nila mahaba ang buhay natin, ay walang avail. Total eh, pag napatay yung mga Pilipino, babangon at babangon uli yan. O pag nasugatan, lalo pong tatapang yung mga yan. Diba? So we need to avail. Pero sa Taiwan, hindi. Eh, di ba sa geopolitics naman, kita nyo naman sa mapa, kinakailangan talaga nila na maharang ang pwersa ng Amerikano na huwag makapasok. I'll show you this map, not a video. So ito. So ito yung Japan. So this is Japan. Diba? Ito yung Taiwan. Yan, to Pilipinas. Yan. So ang mga pwersa po na tutulong diyan sa Taiwan, manggagaling rito sa parte na to ng Japan. Then America rito banda. 'Di ba? Eh very crucial po dito, ito pong Bashi Channel. Pero isa po sa pinaka importanteng makuha ng China o ng Amerika ay ang teritoryo dito ng Taiwan. Meron dito silang maliit na isla diyan. Kaya nga Taiwan iisid kasi it is a valid island na meron silang meron po silang 200 nautical miles exclusive economic zone entitlement. Kaya kung mapansin niyo ang iisid ng Taiwan at ng China rito sa Taiwan Strait, hati sila. 'Di ba? Then ang Japan, may overlapping sila, hati din. Pilipinas, hati din tayo. Then this is the Bashi Channel. So ito si Taiwan. Mas malayo sa kanya, 'di ba? Kaysa rito sa China. Kaya lang sila ang may control. At yan po ay active naval base, may airport pa diyan. Kanina ko lang tiningnan, meron po silang airport diyan. Oh, sa nakakaalam niyan, ano po ang pangalan ng isla na 'yan na pagmamay-ari ng Taiwan? Paki-comment. Okay? So, hindi mapapayagan ng China na ito po ay mapasok at makontrol ito o ibigay ng Taiwan ang control dito. So, most likely, uunahin nila itong makuha at pipilayin po nila tayo para makuha nila ang control dito na mukhang kusa naman pong ibibigay ng Cagayan at ng Ilocos Norte. So kawawa ang Batanes. Diba? Kasi itong Ilocos Norte, maka-China. Anak ni Amy ang gobernador. And then si Mamba rito sa Cagayan. Ang mga Amerikano dito dadaan. So dito ang magiging ambush site ng mga Chino. So ito pong Luzon ang talagang magiging matinding battleground rito. Whether we like it or not. Pag nakuha ito ng China, whether we like it or not, kailangan nila ito. Kaya kailangan nga nitong mga dalawang ito ay sumuko sa kanila. Okay? Siyempre, kung hindi naman sumusuko ang gobyerno ng Pilipinas, mapipilitan tayong bakbakan ito. Diba? Oh, ngayon ang puwersa ng Amerikano, babakbakan din po nila to dahil manggagaling dito ang puwersa ng mga Chino. Kaya't madadamay tayo at madadamay. May Amerikano o wala, mag-uunahan lang po ang dalawang yan. Ang China at ang Amerika sa pagbakbak sa Pilipinas. Nasa kasumpa-sumpa kasi tayong location sa totoo lang. At wala po tayong magagawa dyan para maiwasan na madamay.
The only way para maiwasan po na tayo ay madamay ay simple lamang. Gupitin natin ang Pilipinas at ilipat natin sa kung saan natin gusto ng malamig-lamig na lugar na walang mga maiinit ang ulo. So, yun lang. At dahil imposible yun, kailangan nating paghandaan ang bagay na ito. Okay, so that is my point. Alright? At yan po, alam kong naiintindihan nila yan. Kaya lang, syempre, kapag ka nagkagira, nagkaletsi-letsi ang Pilipinas, yung kunwaring takot nila, syempre, may kapalit yan. Diba? Kaya itong may problema tayo rito sa mga northern governors, except dito sa Batanes, na welcome sa kanya ang EDCA. Kasi naiintindihan po ni Madam ang importansya nito. At importansya na hindi dapat mapunta sa China ang Taiwan. Dahil yung Philippine Sea o yung Benham Rice dito, makukuha na nila yan. Yan. At Japan, kaya busy sa pagtulong sa ating palakasin ng ating puwersa sa simula sa ngayon ng Coast Guard, kasi delikado po ito. Hindi nila gugustuhin mawala ang mga isla nito. Dito yung Senkaku Island. Pag nakuha yan ng China, magkakaroon niya ng 200 nautical miles iisend. Ito, i-apply nila yan ng extended continental shelf, matawag doon. Di sila na ngayon ang makakakuha, aagawin nila sa atin itong Benham Rice. Kahit nauna nang na-award sa atin ito, ang mangyayari dyan ay nga na lang tayo dahil dadaanin na naman yan sa military might. So yan po yung bagay na hindi po sa atin ipinaliliwanag. Dapat sana nga po pinaliliwanag yan sa atin nito Senator Amy Marcos. Di ba? Instead na kontrahin niya ng kontrahin ang mga panukala ng ating presidente. No. So balikan natin tong dokumento ni Senator Amy Marcos. Sabi niya rito, such largesse has been the fuel to never-ending conflict. Ano gusto mong gawin natin? Bigay na lang natin. As we still see in Ukraine and Gaza, to prevent yet another regional conflict, what we need instead are solutions for peace from those who claim to be our genuine allies. Okay, tama naman din po yun. Diba? Even declarations of support lack credibility, where a rules-based international order is loudly invoked amid the mute refusal to ratify the UNCLOS. Pinatatamaan nila rito ang Amerika. Ang Amerika kasi, hindi nila nira-ratify ang UNCLOS. Okay. Ang China nira-ratify yan, pero hindi lang nire-respeto. Yung pinakita ko sa inyo kanina, nandun yung mga EEZ, pero ayaw ng China na respetuhin yung UNCLOS. Kasi gusto nila, kanila ang halos buong South China Sea. Dahil nga po, problema nilang malaki yung resources para sa kanilang yung mga electronic vehicles. Kailangan nila ng mga supplies ng para sa power nito, sa baterya. Okay, sabi, there's no shame in pursuing peace. Tama, wala namang nakakahiya na isulong natin ang kapayapaan. Diba? Lalo na kung ang kabilang panig, yun din naman ang gusto. Pero what if nga? One-sided. Yung gusto, magkakaroon tayong kapayapaan, pero kailangan sumang-ayon kayo sa amin. Lagi naman ganun ng China. Katulad na lang yung JMSU, yung mga exploration, pati yung pinasok ni Digong nung panahon niya. Hindi naman niya na-aprobahan yun. Bagkos, nagkaroon lang ng talks about it. Isa sa ginagawa nila, kahit pumayag ang China ng 60-40, may kapalit po yun. Kailangang i-recognize natin ang kanilang karapatan. Not just the right, but the dominion. Kasi po, kapag ka rights, so we're talking about the UNCLOS provision, yung 200 nautical miles exclusive economic zone, na pinoprovide nito ang sovereign rights lang. Pero pag sinabi pong dominion, we are talking about the territorial boundary, which is ito pong 10 dash line. Tapos from there, extend pa yung 12 nautical miles. Wala nang matitirang dagat sa atin. Sagad-sagaran talaga. Diba? Buti kong matino yung mga yan. Lakas ng mga agaw. Dahil nga po lumakas na.
Yun ang mali ng Pilipinas. Malakas tayo, nagpahina tayo. Ang China nung time na yon nagpapalakas. Eh, habang ginagastusan itong mga leader natin para magpahina. Eh, sabi, whatever action that may put any Filipino in danger is a gross irresponsibility and must be avoided at all cost. Okay? Eh, paano naman, Amy, kung yung kabilang bansa naman ang may gusto? Diba, maisulong yung kanilang kagustuhan. Ano to, papaubayan na lang tayo? Sabi nga ni Gibo Teodoro, ano to, titihaya na lang tayo? Diba? Hindi ako papayag na malagay sa panganib ang buhay ng kahit isang Pilipino. Sino ba may gustong masapanganib ang buhay ng kahit sino? Ako man, ayoko rin eh. Oh. Subalit malinaw rin sa akin na hindi natin dapat isinusuko ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. I like it. Maging matatag tayo sa gitna ng hamon na ito, ngunit dapat manaig ang kalmadong pag-iisip, mahinahong pananalita at kalkuladong mga desisyon. Inulit lang niya yung sinabi ni PBBM doon sa yung nakaraan na binabasa natin, di ba? Kaya nasabi ni BBM, itong mga nakalipas sa mga araw, mga pangyayaring ito, marami akong mga kinausap, mga defense officials natin, blah, 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 mga kaalay-alyado natin. At magkakaroon tayo ng pagbabago na siyang ipatutupad ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito na nga po yung nilalaman ng EO 57. Sabi niya nagsisimula ito sa maayos na pakikipag-usap sa China, alright, at iba pang mga bansang claimant din ng mga isla at iba pang features sa West Philippine Sea. Yun. So, ang gusto naman po kasi rito ng China, sinasabi naman ng China, we are willing to amicably settle these matters. Kaya lang ang problema nila ay hindi nila kinikilala ang claim natin. Ang gusto nila, ikikilalanin natin ang claim lang nila. At hindi lang bastang claim ito, sapagkat ang claim nila ay amin ito, bahagi ito ng aming teritoryo. So, undermining the UNCLOS. Kasi sa UNCLOS, sa international law, may sukat lang mula sa gilid ng iyong dalampasigan para sa iyong 12 nautical miles territorial water. And then, from there, extending 200 nautical miles ay ang iisid mo. Sa kanila, hindi. Ha? Hanggang kagilid-gilida ng mga bansang merong resources ay amin. Ito pa. Mahalagang parte rin ito na himukin ng ating mga mamamayan na tahaki ng landas ng kapayapaan at pagkakaintindihan dahil hindi tayo dadalhin ito sa kapahamakan. Tama. Diba? Pero, ulitin ko lang, ano bang ibig niyang sabihin dito? Magpaubaya na lang tayo para hindi tayo mapahamak? Diba? Ang China nga mismo sinabi, we don't want to have war against the United States, whether it is cold, warm, cold, warm, hot, o kung ano pa yung Chauvinist na klase ng gera nila, ayaw daw po nila. Bakit? At para dun sa mga nananakot din na parang 65 billion o ganito, napakalaki, major ano natin dito sa trading partner natin ng China, kapag ka nawala sila, nagkagulo, ang mangyayari dyan, maapektuhan ang ating ekonomiya. Bakit? Ang ekonomiya nila, hindi ba maapektuhan? Ang investments nila, pag pinull out nila, kikita pa ba sila? Pag pinull out ang investment, ibig sabihin, patay na rin ang kita mo. Di ba? Kaya nga, ang ginagawa ni BBM sa ngayon, bago pa dumating at para hindi maging epektibo ang pananakot na yan ng mga maka-China, ay ginagawa niya na yung pagkalap ng mga ibang mamumuhunan na magiging kapalit sakaling mag-pull out itong mga incheck ng investments dito. Eh maganda nga yung National Grid. Bitawan na nila yan eh. Oh. Kasi there were instances sa ibang mga bansa na yung kanilang negosyo doon, ginagamit nila ito para maka-access, mahak nila yung iba't ibang impormasyon ng gobyerno. National Grid, kahit kuryente yan. Diyos ko po, maraming way
Di ba? As long as nandun sila, nagkaroon sila ng access sa mga importanteng bagay, they can put something else na pwedeng mag-connect sa kanila remotely. O isipin mo na nga lang ang satellite, nakakakonekta, wala namang kable. So that's my point. Ganun kadelikado. Di ba? Kaya tama ang ginagawa ng presidente na maghanap ng pwedeng magiging kapalit. Gobyerno, kaya naman eh. Di ba, Pepe? Kaya naman at willing ang gobyerno na ano na i-handle 'yan. Oh. Berito, huwag tayong padalos-dalos, huwag tayong basag ulo. Wow. Para si Pulong eh, 'di ba? Kapag ginigiit daw po, no? Ang iyong karapatan, eh you are demonizing. Ito naman kay Ivy, kapag ginigiit mong iyong karapatan, ipinaglalaban mo, eh basag ulo. Palagay ko mas mabuti na yung basag ulo eh kaysa magpakatuta. 'Di ba? Kaysa sa hindi mo pa kailangan maging makapili, nagpapakamakapili ka na. Tama po ba? No. Upang mapangalagahan ang kapakanan ng ating mamamayan o kapakanan ng China. Walang iya naman, ay may basag ulo talaga eh, no? Ay nako. Oh. Sabi rito ni PBBM, strengthening the country's maritime security and domain awareness is imperative. So kailangan daw po talaga na patatagin yung ating seguridad sa ating mga kargatan. Tapos sabi niya, to comprehensively tackle the cross-cutting issues that impact the nation's national security, sovereignty, sovereign rights, and maritime jurisdiction over its extensive maritime zones. Napakahalaga po na lahat, again, lahat ng mga Pilipino, dapat nga po ito, itinuturo ito sa mga public school, sa mga high school. Ito pa lamang, tinuturo na yan ang West Philippine Sea. Lahat, pati yung sa Sabah, dapat po alam ng lahat ng Pilipino ano ang sa atin, paano, kailan pa, at ano ang nangyari at ang kasalukuyan, ano, para alam natin, para pag naging susunod, naging mga leader na sila. Kasi these guys, these youngsters are future leaders. So dapat po alam nila, para alam na nila from there na, hey, I already have stock knowledge about this matter. Diba? So makakaisip sila ng tama kasi alam nila ang kasaysayan. Oh. Ay, nako. Sabi ni Amy, nagsisimula ito sa maayos na pakikipag-usap sa China. Ano yun, lumuluhod tayo? Basag pa nga daw pwede. Oh, yung nga lang ang masakit. Diba, nakapuesto sa DepEd ang maka-China. Ganyan nga po mga Tsyeko, ang iyo ay akin, ang akin ay akin lang. Alam mo, nakaka-relate ako dyan. Meron akong pinsang, yung Tsyek. Ganun ang ugali nila. Ay nako, kailangan sila lang yung bida palagi. Okay, so iwan muna natin tong si Senator Amy. Puntahan naman po natin, ito pong executive order yung ating pinag-uusapan. Okay, wait a second. Hey, where is that? Teka, meron ako yan. Dinownload ko na yan eh. Pero makita ninyo yung nilalaman nung tinututul-tutulan dito ni Amy. So ito yung Section 7 na tinututulan niya. Authority to accept assistance and or donations. The NMC is hereby authorized to accept donations, contributions, grants, bequests, or gifts from domestic or foreign sources for purposes relevant to their mandates and functions, pero subject to existing laws, rules, and regulations. Okay. Ngayon, something ano nito? Yan yung sinasabi ni Amy na tatanggapin natin yung mga binibigay nila sa atin. Pero sabi nga niya Trojan Horse. So ang dating nito, pagkakaintindi ko, pag Trojan Horse, itong mga nagbibigay sa atin, magiging mga kaaway natin.
mali, ito po yung mga kakampi natin. Diba? Mga kakampi natin yan. Okay. Tawag nga nila dyan is like-minded. May mga kapareho nating interest na hindi natin nagugustuhan ang hindi magandang plano't gawain ng China na makakaapekto sa mga buhay-buhay natin, lalo na ng ating mga bansa. Okay. Yung binabanggit po ni PBBM ng nakaraan, na pagbabago na ipatutupad ng iba't ibang mga sangay ng pamahalaan, ito po yun. Ay, tignan nyo naman yung support agencies. Diba? PCG, AFP, PNP, DOJ, National Prosecution Service, Customs, no, Immigration, NBI, ang BIFAR, ang Philippine Center for Transnational Crime, PIDEA, National Mapping and Resource Information Authority. Diba? Para naman siyempre, kailangang ma-update yung ating mga mapa para kung ano yung dapat na mailagay. For example, katulad nito, sinasabi, wala namang West Philippine Sea sa mapa, o edo yung national mapping, di ba? Gawin nyo na paraan, ilagay nyo na official kasi yan ang pag sinabi kasing WPS, alam na natin kung hanggang saan ang ating pinag-uusapan. Pero pag sinabi natin na EEZ or Exclusive Economic Zone, nagugulo pa ang isip ng tao dun eh. Di ba? Ito ba, Philippine Space Agency, o di para di ba malino na ma-determine hanggang saan ang atin, mula rito hanggang doon sa ibang taas, o pagdating dito sa pagdating dito, wala po kasing ganyan eh nakarapatan diyan po sa Exclusive Economic Zone. Okay, kaya nga malaya yung paglipad, walang question, di gaya ng ginagawa ng China, ini-intercept yung mga eroplano. And then University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and Law of the Seas. Ba, para tuloy-tuloy na meron tayong masisiguro natin yung mga pangyayari, yung aksyon natin, yung galaw natin ay naaayon po sa mga umiiral na mga maritime laws and international law. Ito yung nasa ilalim ng tanggapan ng Pangulo. The National Maritime Center, in accordance with the strategic direction and policy guidance issued by Council, the NCWC is hereby renamed National Maritime. Ito yung sinasabi kong existing na. So, pinaganda lang nila, mas pinalakas lang ni PBBM. Kaya nga, pagbabago yung sinasabi niya. Hindi po gira na gaya ng binabanggit nung nakaraan ni Harry Roque na kung nasa wastong pag-iisip ka na, na sa desisyon mo na makipag-gira sa China na hindi natin ipananalo, mali po siya ron. Sinabi lang ng presidente na habangers lang kayo sa mga pagbabago. Ang mahalaga eh magkaisa tayo, updated tayo sa mga nangyayari. O ininterpret nila ni Harry Roque at kung sino pa man. I don't know kung talagang ininterpret nila, nagkamali lang silang interpretation o talagang sadya lang talagang ganun ang gusto nilang mangyari para makapanakot. O, sabi rito, whereas Philippines is committed to upholding the freedom of navigation and overflight in accordance with the UNCLOS and recognizes importance of addressing challenges to its sovereignty, sovereign rights and maritime jurisdiction in a manner consistent with its rights and obligations under international law. Diba? Ano pa? Whereas in strengthening the country's maritime security and domain awareness is imperative to comprehensively tackle the cross-cutting. Ito yung nasa card na binabasa ko kanina. Diba? Maganda naman yung nilalaman nito eh. Oh, tama. Yung mga definition of terms. Ay nako. Ano lang talaga sila? Baliw na. Para sa interest ng China. Ngayon ko lang, ngayon talaga naka-encounter ng mga ganitong klase ng tao. Noong araw ho kasi, uso lamang yung lobbyist. No? Nag-i-influence sila sa mga mambabatas, sa executive secretary, para magbigay ng payo sa presidente kung hindi nila kayang lapitan ng presidente. So yung mga malapit sa Pangulo, nilalapitan nila. Pwedeng meron silang dalang something na consideration, babae, pera, alak, bakasyon kapalit ng interest na sinusulong nila na mapauo nila o mapagbigyan sila. No. Ganon. Ngayon, iba na. Dahil po may social media, lantara na po talaga sa publiko ang pananakot para lamang po mapaboran ang kanilang pinapanginoong bansang China. Ang interest nito na kanilang pinaglilingkuran. Bagay na masakit. Dahil meron tayong mga modern day makapichi or makapili. Ito mga Pilipino daw sila ng mga maka-China. Baliktad, di ba? Okay, iwan muna natin to.